Mabuti naman at nandito ka. Kumpleto na ang pamilyang manloloko. Walang makukulong at wala ring aalis. Talaga po, Mama? The mere fact na inamin niyo ho yung pagkakamaling ginawa niyo, sapat na ho sa akin. At kahit papano utang na loob ko sa inyo na nakakasama ko si Bella ngayon. Di pa rin ako makapaniwala na magkakasabot na tayo ngayon. Paano naman po ang hatian? Anong pinagsasasabi mo? Wala kayong karapatang mag-demand sa akin. Dahil kung hindi niyo gagawin lahat ng sinasabi at inuutos ko sa inyo, alam niyo na kung ano mangyayari, di ba? Paano yon? Kapag nasali na lahat ng kayamanan ni Roselle kay Bella, paano mo makukuha? Ano ka ba naman? Siyempre may plano rin ako dyan. No? Believe me, pinag-isipan ko lahat. Wala na bang ibang paraan para madispatcha si Ara? Ito na yung pinakamadali at pinaka-effective na alam ko. Kung gusto nyo ng mas malaking opportunity, dapat handa kayong magsakripisyo. Pero hindi ko pa nasusubukan eh. Gusto mong patunayan na karapat dapat ka, di ba? Alam nang iniisip mo masyado. Parang kailangan mo madistract ka. Huwag kang umakulit, pwede? Teka lang, ano ba problema mo? Wala akong pakialam. Sige na, sabi mo na. Ano ba yun? Baka makatulong ako. Ikaw? Paano ka makakatulong ay wala kang alam sa buhay? Puro ka lang kalokohan, computer games. Hindi mo alam paghihirap ng iba para lang makuha ang gusto nila. Bella, grabe ka naman. Grabe ka magsalita. Kita mo namang rumaraket ako, di ba? Papakihirap ako sa trabaho. Teka nga, ba't palalim ng hugot mo? Dahil ayokong nakikihate. Ayokong nangaagaw at ayoko nang nanlilimos! Sino ba yung tinutukoy mo? Bella! Alam mo ba kung bakit kita ko, Bella? 'Cause you remind me of myself when I was your age. Nakikita ko yung mga gutom dyan sa mga mata mo. Yung desperasyon na makaangat sa buhay. Yung determinasyon na maiangat ang pamilya mo sa kahirapan. Bakit? Nanggaling ka na rin ba sa hirap gaya namin? Na halos wala nang makain? Bago ko makilala ang papa ni Roselle, parehas lang tayo ng estado sa buhay. Hampas lupa, patay gutong, hindi alam kung may kakainin pa sa susunod na mga araw, parating naghihikahos, laging nakikipag-unahan sa kakaunting meron lang. Ayoko na bumalik sa ganong buhay. Dapat lang! Nandito ka na, bakit ka pa babalik doon? Pero hindi mangyayari yung mga gusto mo kung hindi ka magiging matatag. Kung hindi ka magiging malakas para sa mga lolo at lola mo. At higit sa lahat, hindi mangyayari yung mga gusto mo kung hindi ka magiging tuso. Believe me, maliit na sakripisyo lang tong hinihingi ko sa'yo. At alam ko naman nakakayanin mo. Diba? Tama si Mamita Gwen. Kakayanin ko to. Kailangan kayanin. Ito lang ang paraan para makaahon ako. Hanggang sa
Miss Roselle, excuse me. May bisita ka. Ha? Teka, nag-schedule ka pa ba ng ibang meetings? Alam mo naman, pauwi na ako, di ba? Wala nga, nagulat din ako. Kasi dalawa sila. Ariel! Hi, Roselle. Gary? Yeah, Roselle, remember the concert I've been telling about? Yes. Yeah, yung matagal mo nang hinihintay. I've got 2 tickets. Let's go. Tonight? That's tonight? Yeah, di ba nag-text ako sa'yo? Check your phone. Naku, pasensya ka na. Hindi ko kasi na-check yung phone ko. I've been so busy. Ang dami kong ginawa today. Ah, bakit? May lakad ba kayo ni Ariel? As a matter of fact, yes. Di ba may dinner tayo? Dinner with the investor, yung sinabi ko sa'yo. Is that tonight too? Yes. Oh no. Pasensya ka na, Ariel, pero nawala kasi sa isip ko talaga. I'm so sorry. Yes, sorry boys. May iba na kasing nakaschedule na lakad si Roselle tonight eh. What do you mean? Is that a date? A date with whom? Ano ba kayo? Date kasama yung mga anak niya. Okay na? I see. Pasensya na kayo ah. Nag-prepare kasi yung mga bata ng dinner tonight, kaya hindi ko na matanggihan. At hindi namin kayo iimbitahan dahil strictly for girls only yung gabi namin. Sorry. I'm really so sorry, guys. Gary, pasensya na. Ariel, initial meeting pa naman to with the investor, di ba? Asher can go with you. Roselle, it's okay. I understand. I'm really so sorry. Babawi ako, Ariel. Gary, pasensya na talaga. I'll make it up to you. Roselle, let's go na. Yeah, I'm really so sorry, guys. Sorry, boys. Bawi na lang kayo next time, ha? Next time. Tara na, Roselle. Sorry, sorry, guys. We have to go. Kasi pina-day off niyo yung mga katulong, kaya tuloy wala kayong mautusan. Parating na si na Roselle at hindi pa handa ang hapunan. Lo, relax. Malapit naman na po ito eh. Ako, manungan kayong dalawang bata. Pumunta na kayo sa kwarto ninyo at magbihis at magayos na inyong mga sarili. Sige, sige. At kami nang bahala dito ng lolo niyo. Talaga po? Yes. Huwag ka nang umarte, Ara. Tigilan mo na yung pagpapakabayanin mo. Wala dito si Mama. Walang makakakita ng effort mo. Bella, pwede bang huwag muna tayo mag-away ngayon? Gusto ko lang naman mapasaya si Mama eh. Pwede ba sumunod ka na lang? Sige, larga, pitawa mo na. Sige. Pasasalamat na rin natin ito kay Roselle at pinatawad niya tayo sa lahat ng kasalanan natin. Okay, sige. Sige na, larga na. Ayos na kayo, ha? Good. What is it? Wala, nakatanggap lang ako ng text message sa one of my admirers. Admirer? Teka, sino to? Kilala ko ba? Taga-office ba natin? Don't worry about it. Siguro sasabihin ko na lang sa'yo kapag seryoso na. But in the meantime, isipin muna natin yung mga inihandang pagkain ng mga anak mo. Aren't you excited? I am very excited. Kaya lang ano? Nag-aalala lang ako para kay Bella. Medyo madami kasi siyang sinasabing hindi maganda tungkol kay Ara. Mga teenagers, ganyan talaga sila. Kakasundo pa kaya yung mga anak ko? Well, Roselle, may mga bagay kasi na di natin pwedeng ipilit. Bakit? Napapagod ka na ba? Ayokong mapagod. Mga anak ko sila.
pero tao ka pa din. Kapag napapagod ka na, nandito lang ako. Nandito lang ako para siguraduhin mawiwindang ka sa mga mangyayari. Ibang-iba ka na talaga, Jonah. Ibang-iba ka na. Kaya huwag ka nang babalik sa dati, ha? Ara! 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 Dala, bakit? Halika. Tingnan mo. Tingnan mo nang mabuti. Ano bang meron ka na wala ako? Na kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang mas gusto ni Mama kaysa sa akin. Bella, huwag mo kang sabihin yan. Huwag sabihin? Ako ang anak! Ako yung kadugo! Tapos pantay lang tayo sa lahat ng bagay? Bella, ano ba? Ay, minsan nga masigit ka pa eh! Katulad niyang damit na yan! Tingnan mo! Mukhang mas mahal pa nga yung damit na binili ni Mama sa'yo eh! Kesa sa akin! Tanggalin mo eh! Bella, ano ba? Bella, ano ba? Bubarin mo! Bella! Hindi lang hindi kang maalis dito! Bella, ano ba? Ayaw ko, Bella! Ayaw mo? Bella! Ano ba, Bella? Sari mo sabi! I can't wait to see kung ano yung mga hinanda ng mga bata para sa atin. I'm sure it's going to be a pleasant surprise. Saan ka pupunta? Di ba sabi ko, hubarin mo yan? Hubarin mo! Bella! Ano yun? Roselle, tama na. Nasasaktan ng bata. Ara. Kumusta na ang apo ko? Talaga bang okay ka na? Opo, lolo, lola. Tsaka parang hindi niyo po ako kilala. Sanay na po ako sa mga aktingan. At tsaka kontrolado ko naman po yung impact kanina. Pero, napuruan ka rin sa braso. Minor lang naman po, sabi ng doktor, diba? Ang isipin natin, tagumpay ang plano. Galing-galing talaga ng apo ko. Eh, talaga ngayon, magkakagulo na si Roselle at si Ara niyan. Nako! Abangan mo ang susunod na hakbang ng ating apo. Tantandiran! Tuloy-tuloy na po to. Wala nang atrasan. Hmm.
Sige, ilabas mo lang. Nandito ako para sa iyo, Ara. Salamat, Tito. Hindi na kita tatanungin kung ano nangyari. Basta naniniwala ako sa'yo na sinabi mo na walang may gusto sa nangyari na yan at aksidente ang lahat. Tito, ang sakit-sakit po kasi. Parang ako na naman kayong lumalabas na masama po kay Mama. Upset lang ang Mama mo kanina. Kaya nakapagsalita siya ng ganun. Lilipas din yung galit niya. Ang mahalaga, nailabas niya. Pero dito, dito paano naman po ako? Paano na po kami ni Bella? Paano po mamabalik yung samahan po naming dalawa? Katulad po ng mga bata kami. Kaya, Tito, kailangan ko pong humingi ng tawad po sa kanya. Kahit hindi ko naman po talaga sinasadya. Dahan-dahan lang. Lola. Relax ka lang, anak. Andito na tayo. Everything's gonna be okay, Bella. It's gonna be okay, Bella. Tama na, anak. Huwag na umiyak. It's gonna be okay. Doc. Doc, pakicheck naman yung anak ko, please. It's okay, Bella. Doc, please help my daughter. Is she gonna be fine? Alam mo, mabuti pa. Dun ka muna sa labas. Besh, akala ko talaga okay na kami ni Belle. Tapos, nagulat na lang ako. Bigla niya akong sinumbatan. Hindi kaya nababaliw na yung si Bella? Hindi ko nga alam, Besh eh. Sa totoo lang, natatakot talaga ako sa pwedeng mangyari sa kanya. Ayokong masaktan siya at saka mapahamak siya. Wala ka namang kasalanan dun, Besh. Wala nga ba talaga, Besh? Eh, tinabi ko nga siya. Pero, Besh, hindi naman mangyayari yun kung hindi ka niya sinugo, di ba? Eh, ayun na nga eh. Paano ka eh? Mapaliwanag sa kanilang lahat yun. Ang hirap-hirap.
fish. She'll be fine for now. Minor injury lang naman yung nangyari sa braso niya. It will heal in no time. Pero kailanganin po nating hintayin yung mga test para masigurado po natin. Okay. Thank you so much, Doc. Muna na po. Sige po. Bella, anak. Kamusta ang pakiramdam mo? Sakit pa rin po, Mama. Bella. Mama, alam ko po na hindi kami magkasundo ni Ara. Pero bakit niya po ginawa sa akin to? Bakit niya ako sinaktan ng ganito? Ano ba kasi talaga ang nangyari? Mama, nakita niyo naman po, di ba? Tinulak niya po ako. Pero paano nga kayo umabot sa tulakan? Mama, tama na po. Gusto ko na po magpahinga. Tsaka na lang po natin pag-usapan to. Iwan niyo na po muna ako. Sana po maayos po yung lagay ni Bella. Ara? Tito Ariel, buti po nakarating po kayo. Kumusta si Bella? Wala pa rin pong balita sa kanya eh. Ara, mag-usap na tayo. Ano bang nangyari? Bakit mo tinulak si Bella? Mama, hindi ko naman po sinasadya yun. Ano nga nangyari? Bakit kayo kailangan umabot sa ganito? Mama, bigla po kasi siyang nagalit po sa akin eh. Tapos bigla niya po akong sinumbatan. Ang sabi niya po sa akin, mas mahal niyo raw po ako kaysa sa kanya. Eh, siya naman daw po yung tunay niyong anak. Tapos po, Mama, bigla niya po akong sinugod. Pilit niya pong hinuhubad yung damit ko, Mama. Hindi raw po bagay sa akin. Eh di sana hindi mo na lang siya pinatulan. Eh Mama, siya naman po yung unang nang-away sa akin eh. Kahit na. Di ba sinabi mo sa akin noon na pagpapasensyahan mo siya? Ano nangyari, Ara? Bakit kayo umabot sa ganito? Mama, hindi ko naman po ginusto to. Sinaktan mo na siya dati, di ba? At sinabi ko sa'yo na huwag mong sasaktan ng anak ko, pero ginawa mo pa rin. Mama, hindi. Siya naman po yung unang nanugod, Mama eh. Kahit pa! Wala kang karapatan saktan yung anak ko! Pero ginawa mo pa rin! Bakit ba hindi ka nakikinig? Bakit hinayaan mo mangyari to sa kanya, ha? Bakit mo sinaktan ang anak ko? Roselle! Gwen, nahihirapan na talaga ako. Alam ko naman na walang kasalanan si Ara, pero awang-awa na rin ako sa nangyayari kay Bella. Anak mo si Bella. Kaya natural lang na magalit ka kapag may nanakit sa kanya. Pero Gwen, anak ko rin si Ara. Pero hindi mo siya kadugo. Baka kaya ka nahihirapan. Roselle, kahit na ano pang sabihin mo, mas matimbang pa rin ang kadugo kaysa sa iba. Pwede ba tayong mag-usap? Para saan pa? Para saktan mo ako ulit? Bella, hindi. Hindi ko gagawin yun. Pwede ba umalis ka na dito? Umalis ka na nga dito! Bella! Ara! Sasaktan na po siya, Lola. Sasaktan na yun po ako ulit. Hindi ko po. Umalis ka na nga dito, di ba? Lola, please! Mama, please! Suluhan niyo po ako. Sasaktan po ako ulit ni Ara. Hindi niya gagawin yun. Sasaktan po ako ulit ni Ara. Hindi gagawin yun. Bella! Umalis ka! Sabi, malis ka na, diba?
hanggat nandyan si Ara. Hindi kayo matatahimik lahat. Hahanap at hahanap lang yan na mapagtatalunan at mapag-aawayan. Pare-pareha lang kayong magkakasakitan. Kaya hanggat maaga pa, mag-desisyon ka na, Roselle. To be honest, hindi ko alam kung kakayanin ko ba to. Pwede pa namang magbagong isip mo. Paano? Are there really any other way? Hindi na kayong makikita ni Bella sa bahay na to. Po! Bakit naman po, Mama? Kasi... hindi ka na dito titira.